Hey guys, what's up? AKA26 nandito ulit para mag-review ng leather shoes. So, continuation lang ito nung nakaraang video ko na pinakita ko kung ano yung shoes na made in Asia. Ito yung Peak Sport. So, nakakuha ko na sapatos na gawa ng Peak Sport. So, ito yun. Ang problema nga lang guys, hindi ko alam o hindi ko pwede sabihin sa inyo kung anong pangalan ng sapatos na to. Kasi nakalagay Chinese. So, ang pwede ko lang basahin dito, itong isang tag na to, na it's in English, nakalagay, I can't play. So, yun lang guys, walang pangalan, pero gawa ng Peak Sport, made in China. Guys, mas mahal ito ng konti doon sa Lou Williams Streetball. Ito nakuha, ito guys, regular price nito, nasa $70. Pero nag-sale nga sila, nakuha ko lang siya ng $45. So guys, yung design nito, yung kulay niya, para sa akin, okay to. Kasi nga, yung combination ng black and white, at saka yung pagkakaseparate ng puti, at saka yung itim, ayos sa akin. Ang linis ng dating. Look at the back. So guys, ito pala yung pangalan niya. Streetball Master. Hindi ko lang alam kung sinong nagsuot nito, kung sino nagmodel na basketball player ang gumamit ng ganitong klase sapatos. So yung upper part nito guys, parang ano eh, combination ng foam at saka knitted, at saka may mamalilit na butas for ventilation. And then yung meron siyang support dito sa may toe. Meron siyang hard rubber dito para nga hindi siya gumasgas or madaling ma-worn out. And then itong side na to, meron din siyang rubber kasama niya yung eyelet, pinagsama na. So, hindi ko nga alam bakit pinagsama. Kasi nga para sa akin, hindi yata maganda yon, kasi kapag sa kakahilan nito, pwedeng matanggal lahat yan. And then yung sa side, sa upper part din niya, ganon din para sa forefront, para siyang foam at saka knitted na may mga butas. So yung color niya, makapal. Added support at saka comfort. And then yung back, andyan yung logo niya. So hindi mo masyadong makikita yung logo ng Peak kasi nga isang kulay lang, pinagsama na. Then may mga guhit siya rito sa side. And then yung holder nito sa likod, same thing, parang so kapareho lang nung kabila itong side na to. And then itong ang sinasabi ko na maganda, yung strap sa taas, synthetic leather, at saka sa loob naman rubber, manipis na rubber dito sa loob, at saka yung velcro. And then yung shoelace, ito yung sinasabi ko, dapat ganito nga bilog ang shoelace, kasi added attraction din yung ganito eh, kumpara do sa flat. So kamukha niyan, makikita mo yung shoelace mo sa kung paano pagkakatali o pagkakalagay. Maganda yung dating, hindi tulad ng flat yung shoelace, natatakpan itong mga space na to. Same thing nung nakaraan na Lou Williams Streetball shoes, sa taas ginamitan nila ng eyelet na metal. But dito sa baba, gumamit din na sila ng like rubber.
gumamit sila ng rubber, nakakonek na dito sa lower part. So, and then yung midsole niya, ito nga yung sinasabi ko, sana may separation ng kulay. Kamukha niyan, black and white. Kahit na ito, black lang siya, pero mas shiny black ito. Mas nakikita, nagpa-pop yung kulay. And then guys, yung outsole niya, hindi ko alam kung anong klaseng pattern to. Mukhang Kisses chocolate ang dating. All the way down. Ito lang yung space na wala. And then yung logo. Tsaka dito may dito yung pangalan ng shoes na nakalagay dito, Street Ball Master. And then the other side, Be Strong, Be Tough. And then guys, itong tang, kamukha din siya nung Lou Williams Street Ball. Semi-booty system din siya. Hanggang dito lang siya. Hindi siya all the way sa taas. So, mas okay yun sa akin. Para sa akin yun, ha? Kasi nga, hindi ako masyado nahihirapan. Lalo na yung pako malapad. Kung ipapasok mo rito, kung full booty system siya, ang hirap. So, sa akin, okay to. Semi-booty system lang. Papalitan natin. Masyadong istorbo yung tag. Kunin ko yung isa. So, yung size naman nito, guys, true size ang sapatos na to. So, hindi mo na kailangan magdagdag o magbawas pa ng size para lang maging komportable yung paa mo. So, kung pag-uusapan naman natin yung durability nito at saka yung safety nito, hindi ko pa rin ito na-try. So, subukan kong itatry, then sasabihin ko sa inyo kung okay ba itong sapatos na to or hindi. So, guys, yung midsole and outsole nito, hard rubber din ang pagkakagawa. Kamukha nung Lou Williams Streetball shoes. Matigas. But dito sa back, masyadong mababa yung sa likod niya. Dinagdagan na lang nila ng additional support nga dito sa may collar. Pero itong part na to, ito yung talaga matigas na sumusuport sa Achilles mo. Guys, sa design, okay na sa akin ito. Lalo na kung pinaglalaro mo lang siya ng outdoor. And sa presyo, lalong okay. Nakatipid na ako. So guys, ngayon nagsisilabasan na yung mga shoes gawa sa Asia na pwede pa rin palang panlaban dito sa sapatos sa North America. Pero mas matibay pa rin at mas komportable ka pa rin doon sa mga shoes sa North America. So hindi natin alam, mga ilang taon na lang, makakahabol na sila doon sa mga shoes na gawa ng Nike, ng Puma, so and Adidas. Tingnan natin, sana. So guys, sana nagustuhan niyo yung video ko about Streetball Master. Gawa to ng Peak Sport or sapatos na gawa sa Asia. So guys, till next time.